Ayun, no? Okay. Eh, magluluto tayo ng ano, pata team. Eh, isang buong pata to eh. Kaya lang, nung gabi, pinakatay ko na yung pata. Kinapyas-tapyas ko na. Nagtira lang ako ng pangpata team kasi gusto ng mga anak ko sinigang eh. Hindi ko na binilag yung sinigang dahil normal lang naman na kinakain yun sa araw-araw ng mga pang-ulam eh, no? Ito pata team eh. Ngayon lang tayo magluluto nito na ng ulam na to. Medyo special eh, no? So, umpisaan lang natin sa pagsisir ulit ng pata, no? Yung apat na pirasong sa may bandang unahan na pata lang to na chinap-chap ko. Sinir natin, ano? Tapos lalagyan lang natin ng aromatics na bawang. Magagigisa tayo ng bawang. Doon na rin, huwag na nating alisin doon sa yung karne natin, no? Yung protein natin, hindi na natin alisin doon sa kaldero. Magbabawas lang tayo ng konting mantika. Diyan na tayo magigisa ng ating aromatics. Usually, bawang, sibuyas, leeks, luya. Ha? Lagyan natin ng luya. Kasi ang patatim medyo may pagka-mentholated, no? Kasi nilalagyan niya ng star anise. Actually, inano ko na yan. Pinakuluan ko na yan sa star anise. Pinirito ko. Habang sinisir ko siya, finry ko yung ating pata, inano ko na yung star anise. Sinama ko na sa pagpiprito, no? Yung para mag-flavor at saka mag-aroma. Tapos nilagyan natin ng light soy sauce. Tapos yung pampatamis natin, slenda, kaysa sa asukal, mas maganda yung slenda, no? Tapos lalagay na natin yung ating Thailand pechay, yung natawag na bok chow. No? Tapos lalagay natin ng leeks, yan, pakukuloy natin. Maglalagay tayo, pagka luto na siya, takpan natin at least for 2 minutes para lang luto yung ating bok chow, no? Nagulay, tapos mag-slurry tayo. Yung slurry natin, cornstarch lang yan, normal, no? Na para hindi ka na masyadong mayroon pa mag-slurry, yung sabaw niyan ng pinagkuluan ng pata, yun na yung ilalagay mo, mainit-init pa yun, lagay mo dun yung cornstarch mo, tapos lalagay mo ng leeks, ano? So yan, medyo papalaputin lang natin. May flavor na yan ng ano, ng star anise, medyo manamis na miss na siya dahil sinama ko na sa pagsisir yung star anise. And so ayan, kitang-kita nyo, no? Medyo kumukulo-kulo. Ayan, no? May pa-slow-mo pa tayo dyan. Medyo napindot ko yung slow-mo. Kaya maganda palang gamitin sa pag-edit yung slow-mo, eh, no? So ayan, no? Ayan ang ating finished product. Mas masarap yung medyo niluluto mo ng konti yung bok choy kasi mapait siyang pag ilaw-ilaw. Pero hindi mo naman to the point na overcook kasi pangit naman, mas pangit na ino-overcook ang gulay. Nawawala yung sustansya. So ayan yung finished product natin, ha? Patatim yan na with bok chow. Hindi ko na nilagyan ng mushroom kasi magiging complicated lang lasa, eh, no? Pero yan, the best na yan, ha? O sa susunod ulit, patatim!